Hi guys! So today, gagawa tayo ng boiled icing. So kailangan natin ng 7 egg whites. Okay? 1 half teaspoon ng cream of tartar. 500 grams ng sugar. And then 1 cup ng water. So apat na ingredients natin for our boiled icing. Okay? So for the meantime, ang gagawin natin is the syrup kasi mahirap siya or medyo mas matagal kasi magpaabot ng temperature ng syrup na kailangan natin. So we will be using a candy thermometer because we need to reach 240 degrees Fahrenheit or soft boiled stage. Okay? So isasalang natin siya sa higher fire although malakas yung apoy para at least medyo maputi-puti yung ating syrup. Okay? So hindi natin kasi alam kung hindi ko masasabi kung hanggang kailan siya maabot yung stage or pag sinabing 5 minutes maabot na siya. Depende kasi sa lakas ng apoy, sa humid or temperature ng room. Okay, so kaya kailangan natin ng thermometer. Napakahalaga po niya. Okay, so I'm trying to show you yung ating thermometer na malapit na siya sa thread-like stage. Okay, yung thread-like stage, yun po yung po yung stage na bago mag softball stage, which is yung kailangan natin. So, indicator din po yan, kapag nasa thread-like na siya, kailangan na natin i-beat yung ating egg whites. Kasi malapit na po siya sa softball stage na kailangan natin. So, ang gagawin natin muna is ipoprote muna natin yung ating egg whites. And then, kapag medyo may bula-bula na siya or prote stage, lalagyan na po natin siya ng cream of tartar. Okay, so patayin ko muna yung mixer. Lagay ko muna yung cream of tartar. So kung wala kayong cream of tartar guys, pwede po kayong gumamit ng vinegar. So same din po, 1 half teaspoon ng vinegar. So nakakatulong yung cream of tartar para po mag-stabilize yung egg whites natin. So kapag nasa soft stage na po, soft fixed stage na po yung ating egg whites, pwede na po na natin ibuhos, no, yung ating syrup in thin stream or para siyang hindi natin bibiglain, no? Dahan-dahan po natin siya ilalagay. So low speed po yung ating mixer. Ayan. So ganyan lang po yung paglalagay natin ng egg whites. Hindi po natin siya bibiglain, no? Para hindi rin po siya biglang maluluto, no? Kasi as you can see, 240 degrees Fahrenheit yung ating egg whites. So nothing to worry about salmonella because siguradong patay po sila dyan or any bacteria po na meron po yung ating egg whites. Okay? So kaya di siya tinawag na boiled icing because we need to boil the syrup and put it into egg whites para makagawa tayo ng icing. So, I like this icing guys kasi hindi po siya ganun katamis, no? Hindi rin po siya ganun ka-creamy or yung parang greasy, no? Kasi ayoko sa icing yung parang greasy, parang nagmamantika. Nadikit sa ano mo eh, parang sa ngalangalo mo or sa dila mo. So this one is the very safe, less fat siya. Ang fat lang talaga niya guys is nanggaling sa sugar. Yun lang. So wala na siyang margarine, butter, ganun. So tamang-tama to guys to neutralize the lasa ng cake natin. So advice ko lang guys, this kind of frosting or icing is only for soft cakes like chiffon cakes and sponge cake. Okay? So, ayan. So, binilis na po natin yung ating mixer after po natin mailagay lahat ng syrup. No? Puput natin siya sa parang hindi naman sobrang high stage yet. So, kung gumagamit kayo ng kitchen aid tulad ng gamit ko, is number 8 po yung ginagamit ko. So, for about 10 minutes, no? Magiging ganyan na po yung itsura po ng ating icing. Okay, so as you can see, medyo shiny na siya. And then, medyo magiging stiff na rin siya. Okay? So, yun lang guys. So, wala namang magic pagdating sa ganyan. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And sana magamit nyo na rin po yung ating itinuro ngayon. So, thank you very much for watching guys. Thank you!